mga idol at kabayan, breaking news! Nako, kaya naman pala, nagpadala ng barko ang China sa West Philippine Sea. Hindi para tanggalin ang mga boyang nilagay ng Philippine Coast Guard sa mga teritoryong pagmamay-ari natin. Naglagay din ng 3 boya o navigation beacon ang Chinese vessel sa lugar kung saan doon din nilagay ng Pilipinas ang mga boya nito. Ayon sa mga pistang China, ang mga islang ito ay pagmamay-ari ng China. Nako, naloko na. Itong China talaga, walang kadala-dala. Gaya-gaya ang diskarte. Sila din ang number 1 pagdating sa panggagaya ng military hardware ng iba't ibang bansa, maging sa diskarte ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kukopya hindi nila. Alam nyo ba kung saan nila saktong nilagay ang kanilang mga navigation beacon? Alamin! Yan ang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Ngayon, malinaw na sa ating lahat kung bakit nagpadala ng barko ang China na kayang magtanggal at maglagay ng boya sa West Philippine Sea. Inanunsyo ng China noong Miyerkules na naglagay ito ng 3 boya o navigation beacon sa ilang mga bahura ng Spratly Islands na kung saan tinatawag ng China na Nansha Island sa West Philippine Sea. Ayon sa mouthpiece ng China, ang mga boya na ito ay magsisilbi hindi lamang magbibigay ng kaligtasan sa pag-navigate, ngunit nagpapakita rin ng pag-iit ng China ng soberanya nito na sila daw ang tunay na may-ari ng mga isla sa West Philippine Sea. Narinig nyo mga kabayan, hindi lamang number 1 sa pangungopya ng mga bagay o military hardware ang China, sila ay number 1 din sa panggagaya ng mga diskarte ng mga bansa tulad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nauna nang binatikos ng China ang naging hakbang ng Pilipinas na paglalagay ng 5 boya sa West Philippine Sea noong isang linggo lamang. Yun pala, gagayahin lang din nila ang ginawa ng ating bansa. Siguro isa sa mga tanong nyo kung dapat bang ipatawag ng Pangulong Marcos Jr. ang Chinese Ambassador sa Pilipinas upang linawin ang mga hakbang na ginagawa ng China sa ating mga teritoryo. Tulad na lamang ng nakasaad sa artikulo ng Global Times, ang mouthpiece ng China na ipinapakita lang daw ng China sa hakbang na ito na sila daw ang may-ari ng mga isla sa South China Sea o West Philippine Sea. Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ayon sa China's Transport Ministry, nilagay nila ang mga navigation beacon malapit sa Irving Reef, Whitson Reef at Gaven Reef sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Ang Irving Reef o Balagtas Reef, ang Whitson Reef o Julian Felipe Reef, ang Gaven Reef o Burgos Reef ay halos doon din. Nilagay ng Pilipinas ang mga bagong boya nito. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, ano ang dapat gawin ng ating bansa sa mga boyang inilagay ng China sa mga lokasyon kung saan tayo ang may karapatan at nagmamay-ari sa West Philippine Sea? Dapat bang tanggalin ng Philippine Coast Guard ang mga boya ng China? Hayaan na lang ang mga ito o maghain na lang ng protesta laban sa China? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Hanggang sa muli, ang inyong tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.